Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daibigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak na Helcias at isang saserdote sa Anatot sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking inuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos inuunat ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananali.
Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong sasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, mula akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw puon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot kong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpas sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakal lumabas upang magasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawang. Lumago ang mga dawang at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tiga 100, may tiga 60, at may tigta 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang nais ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na mabunga. Pero iniisip din natin na ang
ang buhay na mabunga ay yung taong pinagpala sa kayamanan. Pero hindi lamang ho doon nakikita ang pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi ho doon nakikita yung bunga ng buhay natin. Pwede ngang may pera ka nga, hindi ka naman masaya. Pwede ngang may malaki nga bahay mo, hindi naman kayo nag-uusap-usap, hindi naman kayo nagkikita-kita. Pero ang bunga ng buhay natin at nagiging masagana ang buhay natin, if we find fulfillment in what we are doing. At nagiging ganap ang buhay natin, nagiging ganap ang ating pang-araw-araw na pamumuhay at pagsisikap kung alam natin ang salita ng Diyos ang gumagabay sa atin. Kaya di ba, kahit minsan kapos tayo, pero kung ang Diyos ay nariyan sa buhay natin, we feel fulfilled. At bilang mga Kristiyano, ang pagbunga din ng buhay natin ay nasa pakikinig din natin ng salita ng Diyos. Kung ang Diyos ang nasa buhay natin at ganap ang ating buhay dahil sa Diyos, tayo din ay nakikinig sa Kanyang salita. At ang Kanyang salita ang nagbibigay buhay sa atin. Ang Kanyang salita ang nagbibigay inspirasyon sa atin sa kabila ng mga problema at kinakaharap natin, hindi man perfect ang life, but God does not promise us a perfect life, but God promises us a fulfilled and fruitful life. At yan ay sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Yan ay pakikinig at pagtiwala natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi man perfect, hindi man madali, pero pangako ng Diyos, buhay na ganap. Kaya sana bilang Kristiyano, ang ating daan tungo sa kaganapan ng buhay na ito ay ating pagmamahal sa pakikinig sa Kanyang salita. Tulad doon ng mga tao sa Ebanghelyo, sila ay maraming nakikinig sa Kanya. Nagsisiksikan na. Nagdadagsaan, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi siya maipit ng tao. Kaya ang ginawa niya, na narinig dati sa ating ebanghelyo, sumakay siya sa isang bangka at yung mga tao ay nasa dalampasigan na nakikinig sa kanya. Dahil sa sobrang dami ng nais makinig sa kanya, nais pakinggan ang kanyang aral at turo. At sana sa atin din bilang Kristiyano, ganin din yung pagnanasa natin. Ganon din yung ating pagkauhaw para pakinggan ang salita ni Jesus. Sapagkat ang salita niya ang nagbibigay kaganapan sa buhay natin. Kaya ho, magandang imbitasyon po sa atin ito ngayon bilang mga Kristiyano, ang ating pagnanais na makinig sa Kanyang salita. Hindi lang pag gusto lang natin, ano? Pwede nga natin sabihin, Lord, gusto natin makinig sa salita ng Diyos, kaso nga lang, pag-trip lang natin. Pag hindi natin feel, no, wala. Hindi rin naman sana ganoon na weather-weather lang o ang ating pagnanais sa makinig sa salita ng Diyos ay depende sa kung feel lang natin. Dahil kung mahalaga ang Diyos sa atin, inanais natin lagi na makinig sa Kanyang salita lagi-lagi. Parang kulang ang buhay mo, kulang ang araw mo kung wala ang salita ng Diyos na siyang iyong gabay araw-araw. Kaya maganda hong hakbangin, no, pasimula natin sa ating patuloy na paglalakbay sa araw na ito, ang pagnanais natin na pakinggan ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na nagbibigay kaganapan sa buhay natin, humuhubog sa puso natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani
sa mundong habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Ang ating itugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Kapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap namin ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinulugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at mga banal na kapiling mong lagi.
ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sino man sa aking mananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa dilim at kababaan, ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Announcement, maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pabansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala na lang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.